Hello, good evening, good evening. It's Wednesday, May 4, 8:25 p.m. And it's our Simbang Pinoy. Welcome to Upper Zoom Prayer Meeting, Prayer Gathering. Praise report muna tayo. Who wants to start? Praise report, who wants to start? Sinong gustong mauna? Praise report kay Jan. Who wants to start? Praise report. Ako meron. Go ahead. Ika-apat na araw ko na nag-freeway na ako. Oh. Nag-drive na ako sa freeway. Okay. Ika-apat na araw na. Apat na araw. May the Lord. Praise the Lord. Congrats. After 13 years. Ang tagal na ipon ang lakas ng loob. Oh, Darren. Father James. Darren, Jasmine, Rachel. Sunod na kayo. Ako yung ako, Pastor. Go ahead, sis. Ano, Brother James? Ako, ano, yung praise report ko, papasalamat ako kay Brother Rene kasi nagkaroon siya ng time tapos nakapamasyal kami. At the same time, nung papauwi niya, pinag-drive niya ako ng siguro 40 miles sa freeway. Na-experience ko na. Na-experience ko ng drive. Yun, ganun katagal. First time. Simula Vegas hanggang Barstow. Breakthrough. Tapo. At asan ang pasalubong namin from Vegas? Meron naman. Enjoy. Sana kumain kayo doon sa Bulaluhan. May Bulaluhan doon eh. Pino buffet naman po kami. Nakita niyo ba yung ano? Yung hamburger na malaki doon? Yung heart attack? Yung heart attack? Opo, nakita po namin. Hamburger. Kaso napadaan na lang po kami. Oh. Opo. Napadaan lang po and ginabi na po kami sa Fremont po eh. Yeah. Exciting. First time yan, no? First time. First time nila, ng mga bata. Yun na yung Vegas trip eh. Alright. Praise support. Praise support kay Jan. Pastor, yung video ni Hazel sa 700 Club. Ayun, ang dami daw na bless. Marami nag-feedback ng mga friends sa testimony niya. Oo, about forgiveness. Oh. Tsaka ano, yun, meron po siyang bagong commercial na lalabas. Nag-shoot pa lang po siya. Mag-shoot pa lang po. It's so, po ta, thankful na meron siyang mga options. Napanood ko sa TV. Oy, i-air yun, di ba? Sa Channel 7 ba yun? Apo. Sinem ko pa sa core group, ah. O nga po, eh. Napanood ko nga, eh. Ikaw kagad yung una ko yung nanap, eh. Sabi nga sa akin, kagabi, Pastor, Mama, nag-first day kami face-to-face kahapon. Ang unang marap sa akin, anak, ni Aram, ano? Christine Reyes. Christine Reyes. Sundiati niya pala Christine Reyes. Showbiz na showbiz ka, ma. Showbiz, ha? Alam niyo, kaboses ni Faith yun, ano? Si Hazel, kaboses ni Faith. My connection. Obra. Nalil. Hello? Oh my goodness. Reserve kalog. Reserve. Gulo yun. Parang si Jasmine.
Nigel, bagay na bagay sa iyo yung hair mo. Ayun daw. Yung hair ko, namagulong nga po ito eh. Maganda mo dyan. Woke up like this, tita. Yan ang hair na ano. Parang yung prinsesa sa Maguindanao. Ganda bagay. Alright, so di ko alam ba't ako naghahang. Naghahang po ba ako? Naghahang ako. My goodness. Naghipat na ako sa cellphone eh. Alright. Praise support. Praise support pa. Ayan, okay na. Okay na. Gumagalaw na kayo lahat eh. Nakikita ko gumagalaw na kayo lahat. Praise support. Kami po, nagpapasalamat po kami kay Lord kasi kahapon po hindi nakapasok si Anay dahil inubo si Nipon. So, kaninang umaga po, okay na siya. Sa maghapon namin kahapon na inano ko siya, okay na po siya kanina. Kaya papasok na po siya bukas. Sana pinakain mo ng pinakain mo ng Sky Pledge saka pinainom mo ng Royal Tro Orange. Oo, ganun lang no araw pag nilalagnat yung bata tsaka inubo. Meron kang libreng Sky Pledge sa Royal Tro Orange. Ngayon po kumakain ng ice cream. Ewan ko kung na-experience niyo yun. Experience ba yun? Na, opo, may, ano, Apo, sarap na sarap kami sa True Orange. Yeah, pag may sakit, bibilang ka ng Orange, Royal True Orange, saka, ano, saka Sky Flakes. Pag may sakit ka, yun ang unang ura ibibigay sa'yo. Yeah. Kaya. Tapos ang ulam mo, special fried chicken. O kaya hotdog. Walang ulam, yun lang Sky Flakes, saka Orange. Oo. So, sorry, di pa uso fried chicken noon. Luso na po yung savory. Naalala nyo noong araw? Savory, oo. Masarap yung chicken yun eh. Tsaka Max fried chicken. Max, tsaka savory. Yan na pag-aalat ang edad natin. So, di na, kasi hindi na sila maka-identify. Ano yung savory? Kasi noon, pastor, bago kami nalipat sa domestic, ang pal nasa ano, nasa Escolta, pagbaba ng Jones Bridge. Opposite noon, di ba? Savory. Savory doon. Yun yung malaking savory, tita. Kaso nung nagkausuhan yung mga ayun, alam mo yan, Mita. Sinusunog, lumipat kami sa domestic. Escolta po, Escolta. Dati kami doon. Yun ang sikat na savory nung araw. Yun. Mga 80s, 70s, 80s. 70s, 80s, so. Praise support? 80s kami lumipat sa domestic airport dahil uso-uso sa Escolta yung sunugan, di ba? Yeah. Yung mga computer eh, lahat ng application ng Pilipinas lumipat kami sa domestic. Yeah, tama yung sinabi ni Isko na wala yung mga negosyo sa Maynila nung araw. Kasi dati ang center lahat ng negosyo na sa Maynila talaga. Praise support. Meron pa. Pastor, nagpapasalamat pa ako sa Panginoon kasi kanina tumawag yung sa clinic. Kinuha na nung Monday ng blood, 6 tubes yung kinuha sa akin. For gender na po yun at saka ano, yung parang genetic. So yung result na ibinigay sa akin yung parang normal po, negative po ako sa anemia, tapos yung sa HEPA, tapos yung BP ko okay naman siya. So mga 10 days pa daw parang i-release yung gender, parang ganun. Oh. Saka, genetic, ewan ko, baka abnormalities. Doc Willy. Doc Willy, pakipaliwan na nga, Doc. Yung mga test tube daw na kinuha kay ate. Oh. Ano daw yun? Para saan? Wala, para sa genetic testing. Tapos diba, baka malaman niya na rin yung gender pagbalik ng disease. Yun nga yung sinabi ni ate. Sister Darren, aalamin mo na ba yung gender? Ayaw mo ma-surprise? Dapat gender reveal natin, next week. Kasi malaman agad yung ano. Oh, maganda gender reveal. Yung tito yung alam.
Yung sumusurpresa ka talaga. Di ba? Eh di bale, kahit na malaman nyo, huwag nyo ipapaalam kahit kanino. Kasi papagender reveal natin sa church. Sige po. Hulaan. Kasama siya sa program. Kasama sa program. Yan, masaya yan, masaya. May bago na naman tayong member. Yay! Madadagdagan na naman tayo. Alam niyo ba, nung chinek ko kanina, yung bagong updated na, yun, praise report to, no? Bagong updated na listing ni Pastor Rave. Nasa almost 182 tayo, 186. Na umattend, ha? Na umaattend. Pero syempre, makikita mo lang naman sa isang sa bawat Sunday, 70, 80, minsan 100. So, a good Sunday would be 100, no? Most probably this coming Mother's Day. Kasi usually ang mga pick natin, Mother's Day, Christmas, anniversary, at saka Father's Day, no? Easter, yung mga ano natin, mga linggo na Thanksgiving, yung mga ano natin. So yeah, so ano, good job. Dumadami tayong dumadami at madadagdagan pa tayo ng isang bagong baby. Ano yan eh, growth by natural growth. Walang nag-invite dyan, binigay ni Lord. May bago na naman panggigiginan yung mga tao sa church. Praise report pa, praise report, meron pa. Congratulations sa Sister Darren ah. At saka we're happy for you na ano, hindi okay yung pregnancy mo. Yeah. Thank you. Praise support, meron pa. Ay, I see you. Wala, Pastor Monday. Pastor, kasi nung Monday, may nakain yata ako. Bigla ako nagkaroon ng heartburn nung gabi. Pero hindi ako makatulog sa kasi mura. Tapos Tuesday, nag-throw up. So, nagpunta na ako sa doktor. Yun, pina-check ang stool. Baka daw mayroon akong bakterya yung nakainan, ganyan. Mm-hmm. So far, wala na naman. Kaya lang wala pa yung result ng lab test. Pero kasi takot ako dahil gabi. Throw up, wala pa si Peg. Nasa lakwatsyahan. Grabe naman siya. Kaya, at saka wala si Pastor Bert. Ano, Pastor? Wala si Pastor Bert. Hmm. Although, sabi ko, pag isa pa, tatakbo na ako dito sa hospital. So far, nakatulog naman ako, uminom lang ako ng Tums, ganyan. Mm. Baka upset although, stomach lang. Ano, Pastor? Baka upset stomach lang po. Stomach. Siguro dahil sa dami din ng iniinom kong gamot. Mm-hmm. Parang, Doc Willie, kapag nagbawal sa akin ngayon ng kape. Saka pag nagbawal sa akin ngayon ng kape, sabi ko, Diyos ko, nahihirapan ako. Walang analyze po natin kay Doc Willie. Kasi, kasi pag marami talaga yung ininom na gamot, ang lahat naman ng gamot, ang side effect is GI upset. So, ang dami kasi. You know, Doc Willie. Jairus, gawa ka na YouTube channel mo. Doc Jairus, Doc Jai. Luna mo sa Dr. Ong. Hindi na kami makikinig sa kanya sa iyo na. Oo nga. De, ano, mag-medicine ka nga, Jai. Kaya mo yan. Go. Para may doktor. Aran ulit. Tsaka na po. Oh, pag ano, mga after ilang taon, eh, para may doktor tayo sa church. Makalibre ng consultation. Dati yung doktor na resetahan na lahat, no? Resetahan na lahat. Dati si Doc Jess, yung sa ano, doktor namin sa church, eh, pag linggo, haba ng consultation niya, habang kumakain, di ba, may lunch fellowship, haba na nagko-consult sa kanya. Doc, ano ba itong ano? Doctor Jess, Pastor? Si Doc Jess po. Tuwing linggo. Si Ben, nagko-consult doon sa AO1. Yeah, madami nagko-consult sa kanya kahit nga ano eh, kahit na kasinong. Sa pagkumakain na, yan na, daming lalapit sa kanya. Ang tawag namin doon si Doc Tubig, Doctor Tubig. Kasi, pagka kinausap mo siya, Doc, ano bang gagawin ko sa gano'n? Ah, meron ka na maraming tubig. Lagi pinapayo niya. Kaya tawag namin sa kanya, Dr. Tubig. Lagi siya sabi, oh, minum ko na maraming tubig. Makukuha yan sa tubig. Tama naman. Pastor, sa Dr. Alubati. Apo. Pastor. Apo. Kapatid yan sa Dr. Alubati, Panay Alubati ang igagamot. Alubati. Okay, meron pa praise support. Wala na.
Okay. So, ako po. Pavel, parang na-refresh. Parang na-refresh po kaming tatlo nung gumalang. Ay, apat pala kami. So, gumalang Monday. Yes, yes. Yun po. Support. No, tsaka ang galing po mag-drive ni Kled. Oh, nga. Good job, Kled. Pag-blessing po siya ng ticket. Asa kanya. Eh, yung ano, yung nakita ko yung picture niyo, ang sabi ko kay Kled, diba nakasuot kayo, parang nakamaong jacket yata kayo. Apo. Na si Jaya, ano, parang social na madam. Christian Dior. Oo, sabi ko, alam mo yung picture niyo, parang si Jaya, amo niyo, kasi tatlo kayong alam. Nakamaong jacket. Kasi nakamaong jacket kayo, para kayong ano yung... Bouncer. Tapos sabi ko, bodyguard kami ni Jaya. Yung dating ni Jaya sa picture, social na social, parang nananampal ng katulong. Nakakuha kayo ng grupo, ha? Marami na silang pinaplanong lakad. Kaya, ang ganda nga nung pinuntahan nila. Sabi ko na. Ang ganda nung pinuntahan nila, parang nakakaingit. Ang sarap pumunta dun, no? So, hanggang May 8 na lang, May 8. Oh, kasi patapos ang spring, pa summer na. Yeah. Mura lang pala, 15 lang ba? $15? 22 po. 20. Oh, mad din. Yeah. Pero sulit naman, masaya naman. Kaya yeah, mukhang nag-enjoy sila. Hmm. Mga ano yan, mga PK, anak ng piging kids. Wala. Piging kids. Alam naman papatalo yung piging. Tingnan nyo. Isang araw, lalarga na naman yung mga yan. Namasyal na rin kami yung piging. Tita Dila lang. Ay, mga piging, lalarga na naman yan. Natuwa si Jasmine, nakapag-commute. Nagyayaya na naman. Ayan, so... Nakakamiss sina Pastor Bert, saka sina Tita LV. At good job kayong lahat last Sunday. At ano... na maganda yung ating execution. Pasensya na kayo sa konting drama. Pasensya na kasi kung hindi mo gaganunin yun, ulit, magiging suki niya tayo. Di ba? So ayoko man magpakita ng gaspang, pero kailangan mo siyang itabi at saka pagsabihan. Di ba? So sabi nga sa Biblia, be gentle as a dove, but wise as a serpent. Di ba? So... kailangan ko siyang pagsabihan kasi pag di mo siya pinagsabihan, magiging suki niya tayo. Linggo-linggo, gaganunin niya tayo. So, tamo. Tahimik lang siya ng linggo. So, okay na yun. Baka nga di na bumalik. So, ano? Anything else? Patakot-takot na, ano, na... pananakot ang inabot ko sa kanya. Sabi niya, didimanda ka talaga ng ano. Sabi ko, naku, sige. Ako, kailangan mo ng lawyer. Bibigyan ka ng lawyer. Alright. Anything else? Prayer support, prayer request. Let's go now to so first Wednesday is Sister Darren. Pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. So I hope na ano, kapag may time kayo every night, merong 3 minutes na ano, 3 minute prayer journal na binigay ng US Canada. So ang ginawa nating video, binasa ko na lang tapos para kasi ano, hindi available yung naubusan na dahil sa total half million, hindi nila na project siguro ng tama. Pero anyway, gumawa tayong paraan. Record natin every day 3 minutes, papanoorin niyo na lang, then from then gawa kayo ng journal. It's for your own personal growth as well as pag-pray niyo yung sarili niyo at saka yung mga church natin, kung ano yung mga nangyayari sa church natin. Tsaka sa buong Church of the Nazarene. So, ano siya, project siya ng US Canada, Church of the Nazarene.
Kasi ang Church of the Nazarene, nakahati yan sa iba-ibang division, US, Canada, magkasama. May tinatawag na yung mga Latin America, kasama yung Mexico. May meron naman Africa, meron naman Asia Pacific, nandun yung Pilipinas. So, kasi worldwide tayo, 3 million yung ating membership. Alright, Sister Darren. Bigay ko na sa iyo ang microphone. Let's listen to Sister Darren, and if you have any questions or any comments, suggestions, or anything na gusto yung input, please do so. Mag-unmute lang kayo. Thank you. Go ahead, Sister Darren. So, good evening po sa lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po tayo mag-pray, Pastor. Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we thank you for this day, Lord, for this time that we can, that you have gathered us, Lord, to listen to your word, to pray, Lord God, for everything that we are gonna ask from you, O God, and also we are praying for everybody, Lord. Lord, nitong gabi, Panginoon, humingi po ako ng wisdom po, Lord, that may deliver ko po, Panginoon, ang message po na gusto mo po ipaabot, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord. Lord God, salamat po sa lahat-lahat sa pag-ibig mo po, Panginoon. Ito po ay dinadalangin namin sa iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, yung verse po na aking dadalhin ay makikita po siya sa libro ng Lamentations, chapter 3, verse 22. Sa Tagalog po ay tinatawag ang Lamentations na panaghoy. Sinabi po dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sa Tagalog naman, sinabi dito na, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. So I know that this verse is not new to all of you. Actually, this verse is known as astonishing transformation, that there is hope despite in the midst of life certain pains, na ang pag-ibig lamang ng Panginoon will find hope in our hopelessness, no, the promise of joy in our sorrows. So minsan, it's hard to comprehend God's love for us. Madalas, hinahayaan natin na ang mga pangyayari sa ating buhay, doon pa natin malalaman kung gaano niya tayo kamahal. Ngunit ang pagmamahal, ngunit ang pagmamahal o ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay hindi nagtatapos or nagwawakas. Hindi ito nakadepende sa mga pangyayari or circumstances, kung ito ay mabuti o masama. Hindi rin ito natutukoy kung gaano tayo kahusay o kabuti. Ang totoo po dyan na ang pag-ibig ng Panginoon sa atin ay nagsimula kahit noon pa man, kung tayo ay kanyang nilikha ang sangkatauhan. Kilala na tayo ng Panginoon, mahal niya na tayo kahit noon pa man, dahil nga ang kanyang pagmamahal sa atin ay hindi nagbabago sa panahon o sa mga pangyayari. So throughout history, God has been loving to us. Doon nga sa sinabi niya sa Romans 5 verse 8 that but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So even when we were sinners, ang pagmamahal ng Panginoon nandun na. Hindi niya tayo pinabayaan bagkos binigay niya ang kaniyang anak para tayo ay mailigtas. No? So, God's love for us never stops and never changes. Siya po ang Panginoon na hindi nagbabago kahit noon, ngayon at magpakailanman. Doon yun sa sinabi sa Hebrews 13 verse 8. Kaya po tayo ay huwag nating hayaan ang mga pangyayari sa ating buhay
ang siyang magdedetermine or magtutukoy sa ating halaga. Sa halip, tingnan po natin yung pag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw. Kahit anong problema, bighati, at disappointment sa ating pinagdadaanan, tingnan po natin ang Panginoon. Dahil kung babalik po tayo sa mga circumstances, or titingnan po natin ang ating sarili, doon lang natin makikita or doon lang po natin mararanasan ang tinatawag na depression, nandun yung distress. Even we may feel sufferings sa ating buhay, pero actually hindi yan yung mga sufferings, kasi yung totoong sufferings, you are suffering for Christ. Kasi yung suffering for Christ produces perseverance, diba po? So, tingnan lang po natin ang pag-ibig ng Panginoon, His wider purpose and plan, na ang pag-asa ay sa Panginoon lamang. So ngayon, if you've gone through a tough season in your life that caused you to question God's love for you, know this, that God loves you. Nothing changes that, and nothing can stop that. So God has worked throughout history to provide a solution for your sin in Jesus. That is according in Romans 5 chapter 19. So ang pag-ibig ng Diyos hindi talaga nagmamaliw kahit kailanman. Yun lang po. Amen. Any input? Thank you, Sister Darren. Baka may dagdag po kayo. By the way, happy Teachers Appreciation Week sa mga teachers natin, no? Teacher Mini, kay Professor Santiago Maranan, kay Teacher Darren, ng mga teachers na mga yan eh, na professionally. Pati si ano, asawa ni wala nito, John Bugayong. At syempre, ang ating professor na si Tita Fedumo, teacher din yan. Diba? Sino pa ba mga teachers? Dami pala natin teachers, no? Ang profession talaga, teaching, no? So, nakakatawa. So, happy Teachers Appreciation Day sa inyong lahat. So, input na sa sinabi at sinare ni Sister Darren, steadfast love of the Lord never ceases. Sino po gustong mag-share ng kanilang King James Version po ba yun? Ano po? ES. Anong version yun, Sister Darren? ESV po. ESV? English Standard Version. Nakikita niyo ba yung sinishare ko? Ganda po ng kanta niyan. Said, first love of the Lord never ceases. Yan po ang isa sa mga favorite songs ko po. Yung classic yung song na yan. Ano? Dami na pinaiyak yan. Pagka altar call. Yeah. Let's see. Yes. Yeah. No baby. Yan yung pinakanta ko lagi sa kanya. Nakakatulog siya. No baby si Jaja. Baby is love. Yeah. Hindi nagbabago. Hindi nauubos, no? Never come. Yeah. Diba? Kaya nga pag sinabing mahal mo 'yung isang tao, no? Mahal mo 'yung asawa mo, 'yung anak mo, 'yung kahit sino, 'di ba? Eh kumbaga, I love you in the love of the Lord. Kasi 'yung pag-ibig ng Diyos eh never come to an end. Kasi pag tayo eh pag ano na, minsan na nawawala 'yung attraction natin, nawawala 'yung ating ano. Diba? Parang may katapusan lang, pero sa Diyos wala. Steadfast. Tsaka po, ano, nandun yung hope parate kasi new, it's new every morning. Yung love ng Panginoon ay
parang kasama ng sunshine ulit na nandyan parati sa umaga, may bagong umaga. So it gives hope po. Maganda nga yung nasa cake na binigay doon kay Pastor Kainglet, naalala niyo. Kalagay, see you in the morning, Pastor Kainglet. Diba? Mm-hmm. Nakakatuwa. Yeah. Anything else? Any inputs? Dito. By the way, commercial, ano? Sa Sabado, pag available kayo, please join us. Pupunta tayo sa Covinas. Nandun yung ano, merong memorial service si Pastor Kainglet, no, na i-host ng Covinas. So we can ride the van. If you're available, just let us know. Anything else? Input? Lamentations 3:22? Pastor. Go ahead. Sir. Go ahead, tita. Yung aking dagdag dyan, yung scripture na where it says God is the same, Jesus is the same yesterday and today and forever. Mm-hmm. Steadfast love and His mercy never ends. Yun ang magandang scripture ko rin naisip, Pastor. Amen. Never changes. He's the same all the time. Naalala niyo po yung walk through the Bible natin. Sino ang sumulat ng Book of Lamentation? Sino nga ba? Jeremiah. Yes. Kaya ang tawag kay Jeremiah, the weeping prophet. Kaya na nag yung kapatid ko na-born again ako noon nung college. Tapos yung kapatid ko, parang first year college lang siya noon. She was only 17, no? Tapos nabuntis siya out of wedlock. And then nagkaroon siya ng anak. Tapos nanganak siya, eh since dalawa lang kami magkapatid, nanganak siya April 6. Graduation ko yun. Di ako nakamarsya sa PICC. Kasi kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Hindi na ako nakaalis sa ospital dahil wala magbabantay. Wala naman siyang asawa. So, yun, kabuborn again ko lang na ng mga time na yun. And nataon na kasi pagka dalagang ina ka, hindi naman pala sa batas pala ang magiging pangalan, ang magiging apelido ng bata ay ano, apelido ng nanay. Diba? So Giwa din ang apelido ng bata. So nung susulat na yung pangalan sa may ospital, anong pangalan? Eh kaka Christian ko lang noon. Yung tipong nagbabasa ako ng Bible na walang tulugan 24 hours, 48 hours. Kasi gusto kong tapusin agad eh. Ganun yung parang nanggigil ka, yung kaborn na yun, may mainit na mainit ka. So naalala ko na si Jeremiah at saka si Joseph. Pinangalan ko doon sa bata. Ako nagbigay ng pangalan kasi kapatid ko 17, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Sabi niya, kuya, anong papangalan ko dito? Sabi ko, ako magpapangalan. Ang papangalan natin, Jeremiah, kasi ano, a weeping prophet. Tapos, eh, in love ako nung kay Joseph. Talagang loading-lodi siya sa akin eh. Sabi ko, pangalan niya, Jeremiah Joseph. Yun naging pangalan. Tapos ang nickname, Sat. Kasi Saturday. Saturday siya pinanganak. So, sabi ko, Sat ang apelido, ang nickname niya. So yun, ngayon ay 26 na ata, 27 na yung batang yun. Laki na. Kaya, may anak na rin. So, kumbaga nakakatuwa at may apo na pala. May apo na yung kapatid ko. Ayaw pang tanggapin na lolo. Pero yun po, yun yung nakakatuwa. Naalala ko lang si the weeping prophet na si Jeremiah. Yeah, isa sa mga major prophets. Yan. Anything else? Siguro Pastor, short lang. Mm-hmm. Nitingnan ko kasi yung buong chapter ng Lamentations. Mm-hmm. Yung parang yung preceding verses niya kasi puro hinagpis eh. Yung sabi mm-hmm. ni Darren na panaghoy. Tapos gustong gusto ko yung sinabi ni Jeremiah na
my soul continually remembers it. Yung lahat ng suffering niya and is bowed down within me. So kita mo nag ano siya in distress, in despair. Pero yung bago niya sabihin niya yung the steadfast love, sabi niya, but this I call to mind and therefore I have hope. Ang ganda lang na yung hope, yung knowing that God's love is steadfast and His mercies are new every morning gives us hope. Amen. So parang ano siya, ang ganda niyang ano eh, reminder every day na, kunyari ngayon parang, naisip ko sa Pilipinas yung election. Yeah. Mga nangyari sa mundo, sa personal life, para ano ba to, para everyone is, yung things are getting worse. And yet when we look at the way the Bible depicts it, na yung steadfast love naman ni God ay, in love naman ni God ay enduring and steadfast. So may hope tayo pag Kristiyano. Parang ganun. Yun po. Amen. Naalala ko lang pala, ba, trivia din, bakit called Jeremiah, isang reason, is that, for some reason, lumaki kasi ako na ano eh, hindi ako umiiyak. Never. Kahit makipagsuntukan pa ako, balog-bugan sa nung high school. Hindi mo ako mapapaiyak, as in. Matigas yung heart ko eh, kumbaga. Pero nung naging Christian ako, naalala ko lang yung song na ano eh, In Christ Alone, I Place My Trust. Grabe, iyak ko nun. Hindi ko, for some reason, hindi ko maintindihan. Tapos tuwing magbabasa ako ng Bible, umiiyak ako. No, kumbaga na-realize ko na ganito siguro yung naramdaman ni weeping prophet na si Jeremiah. No, nag-weep siya for Israel sa mga sins niya. No, tapos na nakapag-identify ako. And for some reason, yung Holy Spirit, kinu-quench niya yung heart mo na umiyak ka sa Panginoon kasi kailangan mo yan. Kumbaga para magkaroon ka ng turnaround. So natuto ko umiyak. Ayun. So may mga time na ano na kumbaga minsan magugulat ka na lang na pagka kinakausap ka ng Lord naiiyak ka na lang parang ganun. So kaya yun pala naalala ko. That time kasi those times naiiyak ako na una malamok kasi na pinagbantay ako sa ospital na hindi naman ako pwede makapasok dahil tinanong ako, ikaw ba yung asawa? Hindi naman. Doon ka sa labas. So nasa labas ako ng ospital, ang lamok, magdamag ako doon, may iyak ka talaga sa lamok. So tapos naiyak ako, hindi ako nakapunta ng graduation ko. pero naiintindihan ko ang ano, kumbaga mas naiintindihan ko ang Lord sa pag-iyak. Diba? Kasi dati nga, hindi ako umiiyak eh. So ngayon, naiintindihan ko siya. So magandang, kaya pag altar call, there are people who are crying to God. That is a point of, refuge, no? A place of refuge para sa kanila. Kasi na-experience ko yun. Yeah. Anything else? Wala na? Lamentations. Ganda naman ang background mo, Teacher Mimi. Para kang... Kagayan sa verse. In the desert land, there's always hope. There's an oasis. Oasis pala. Or maiiyak ka kasi naliligaw ka na sa lugar na yan. Alright. Ako naman, I'm thankful to God kasi there's a lot of things na, I mean, yung as a teacher talagang sabi nga nila eh, we make decision, a lot of thousands of decisions every day. When you're in the classroom. Kasi dami sa dyan tinagtatanong, multitasking ka, dami iniisip. Nagtuturo ka pa lang, iniisip mo na kung anong lesson next week. So a lot of things. Tapos there's a lot of things going on sa bahay. Alam mo yan, so much overwhelming. Pero yung the grace of God is always there. And yeah. Thank God it's new every morning. You're being refreshed by the Word of God, by His love. Every morning, hindi bulok, di ba? Hindi ka umiinom ng bulok na tubig, kundi ano, tubig na fresh from the batis, di ba? And yung as a teacher, syempre, you're inspired to when your students are listening to you. Na when you talk about things, nakala nila hindi
patungkol sa Biblia, pero tinuturo mo na sila patungkol sa Biblia. And you're also, you're refreshed kasi you know that you're imparting and you're planting a seed sa mga puso o mga bata. So, yun. So, God is good. So, sabi nga, laban lang, hang on, whatever is going on in our lives. Yun lang po. Thank you. Happy Teacher's Appreciation. Anything else? Okay, manalangin na tayo. I'll start the prayer and then next would be Sister Faith for the general prayer. Sister Faith and then Brother James and then Sister Pepot, Brother Aldrin, Sister Jasmine, Sister Rachel, Tita Faye, and then ako na yung magko-closing prayer. Alright. If ever na meron gusto kong ipag-pray, if ever meron gusto si Lord na ipag-pray sa inyo, may ni-remind sa inyo, please do so kahit iba yung naka-schedule sa inyo. At saka kung hindi ka naman kasama doon sa magpipray at meron sinabi si Lord na ipag-pray, no, popcorn prayer tayo kumbaga. Pwede rin kayo mag-pray anytime. Basta pag nag-pause, pasok lang kayo, pwede mag-pray. Alright? Nanangin tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, we lift up your name, Lord God, tonight. We acknowledge to you, Lord God, that you are our Savior, our Messiah. Our dear Lord, gracious God, our Heavenly Father, thank you, Lord God. Panginoon, hindi po kami ng kapatawaran. We ask for forgiveness for those things na hindi namin, na mga bagay na hindi kaanya-anyaya sa inyo, Panginoon. We pray, Lord, mga nasabi namin, mga nagawa namin, Lord, mga naisip namin, we pray na patawarin niyo kami. Sa mga oras na ito, humingi kami ng tawad sa inyo, Panginoon. Linisan niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, na maging karapat dapat kami sa inyong harapan. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapala na binigay mo sa amin. Mga patuloy na natatanggap namin at patuloy pang matatanggap namin. Salamat, Panginoon, at dakila ka sa buhay namin. Panginoon, sa mga pagkakataong ito, hinihiling namin ang bukas palad nyo na kami po inyong dingin at pakinggan ang mga bawat hiling namin sa gabi na ito. For our general prayer, Sister Faith will lead us. Lord, we thank you, God, for yung reminder kanina that your steadfast love endures, Lord. And we decree, Lord, that you are in control over the affairs of the world, Lord. Unang-una, tinataas po namin yung COVID situation sa China, Shanghai, specifically Shanghai, Hong Kong, and Taiwan. Lord, we pray, God, for the government of these respective countries, Lord. I pray that you would give them wisdom, give them compassion, give them a genuine, alam mo yon, love for their people, God, that tulungan mo sila, God, na maharap nila ng maayos itong situation na to, Lord. I pray, God, for those who are sick, God, affected by the COVID situation, I pray for your healing to be upon them. I pray for provision for those who need provision. We pray, God, for those families who have lost loved ones, Lord, kayo din po ang mag-comfort sa kanila. Lord, I pray that you would arrest the further spread of this COVID virus, Lord, and na ma-contain itong situation na to at hindi na to ma-aggravate pa in the coming days, Lord. We also pray for the
upcoming Philippine election, God, next week na to. And we thank you, God, na you are in control. I pray unang-una for wisdom, for discernment, for people who will be voting. God, we pray that the election will be honest, will be clean, will be just, would be free from any form of violence. Lord, I pray that you would protect the people na pupunta sa mga voting precinct, yung mga magbabantay. Lord, I pray, God, na walang hawahan or contagion na mangyari, God, dun sa mga voting precinct, Lord. I pray, God, na even yung cancel culture, God, yung pag-aaway-aaway among Filipinos, lalo na among Christians, Lord, I pray for unity, God, in the body of Christ, that this will not be the cause for, alam mo, for people to turn away from church, God, from, alam mo, just getting rid of relationships na hindi naman dapat ginagawa, Lord. I just pray that na maging maayos tong election na to, and whoever would sit, God, in that, sa mga position na yon, Lord, I pray that unang-una magkaroon sila ng takot sa Diyos, God, nagawin nila yung tama, Lord. And I pray, I thank you that you remain to be in control of the affairs of our nation, God. Sino man yung nakaupo dyan, God. Lord, we even lift up to you the Ukraine-Russia war na ongoing pa rin siya ngayon. Lord, hindi namin sila nakakalimutan. We continue to lift up to you the people in Ukraine. We continue to lift up to you, God, yung attack, God, specifically sa Lviv. God, we pray for yung mga tao na na-evacuate. Ngayon nangangailangan daw sila ng mga storehouses, God. Nangangailangan sila ng provision and protection, God, for the people na currently ine-evacuate papunta sa Poland, Lord. I pray for your protection to be upon them, especially for our missionaries who went back and who stayed behind, God, just to help, Lord, help keep people safe, help make sure na yung mga tao ay makatawid sa mga borders, Lord. I think na di mo sila kinakalimutan, God, and that your favor and your protection is upon them and their families, Lord. So we pray that you would put an end to this war, Lord, and na ikaw po yung kumilos, God, step into this situation, Lord. We pray for a miracle, God, and for your kingdom to advance even in the midst of what's happening, God, in Ukraine and Russia. And Lord, we also pray for the variant, new COVID variant in the Philippines, itong BA.2 Omicron, Lord. I pray that this will not spread. I pray that this would be contained. I pray for people who are currently infected, to be healed, and second, to be responsible, na mag-isolate sila, hindi sumunod sila sa protocol, hindi sila maging cause pa ng pag-spread nito, Lord. And I pray na we declare na hindi magkakaroon ng lockdown after the election, hindi magkakaroon ng epekto sa economy ng bansa, hindi ito magkakaroon ng effect sa mga, sa pag-recover ng bansa namin, God, from COVID pandemic. So we thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we thank you po sa araw po na ito. We thank you, Lord, for sa lahat po ng mga biyaya po na natanggap po namin. And we also like to thank you for sa lahat po ng mga answered prayers po namin. And ito po, pinagdadasal po namin ang mga sumusunod po. So, na-attend. So, si Edna Sarabosing, Tan Sarabosing, Brian Silot, Joshua Tanigra, Justin Tanigra, Eileen, and Theodora Tanigra, and Kayla Lourdes Tolentino, and Aubrey, Lourdes, Aubrey, and Adam Tolentino, and Luisita, and Aldean Newt. And pinagdadasal niyo po namin si Sharon Lagmay, Harry and Alice Butensky. Lord, pinagdadasal niyo po namin po ng mga lahat po nung mga nag-a-attend po sa aming church, ng mga pastor po namin, ang ma-board, and mga workers po, and also yung mga nag-a-attend po na wala po sa listahan na ito. Lord, maraming salamat po at palagi niyo po kami binabe at hindi niyo po kami binapabayaan. And sana po, Lord, hindi po kami magkaroon ng mga problema po na kunwari mga health issues or something. Palagi mo kami napoproteksyonan sa lahat ng
mga masama. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, we praise and thank you, and we continue to lift up to you all our prayer requests tonight, O Lord, and we pray that we will receive favors from you, O Lord. Mm-hmm. We lift up to you the General Superintendents Guarte, Graves, Busick, Crocker, Chambo, Sandberg, the District Office, Greg, Shea, Vania, all Senior Pastors and Associate Pastors, the Board, Gurley, Faye, Minda, Pepo, Trigel, and Bong. I pray, Lord, na patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kaming bigyan ng unity sa church, O Lord, at patuloy niyo rin po kaming bigyan ng wisdom. Ingatan niyo rin po kami ang lahat ng aming mga leaders at church. I also pray for the for LA Filnas, Pastor Jeff, Pastor Norbert, Pastor Bong, Pastor Rave, and Pastor Racled, the LA First English Josh Huedan, Michael, Pedro, LA First Spanish, Juan, Lina, LA First Pray South Korean, Sungdae Kim, David Kim, LA Arise North Korean, Jongwon Lee. Lord, I lift up to you these churches, O Lord. I pray, Lord, na patuloy po magkaroon ng harmonious relationship ang mga church na to. Magkaroon po kami ng unity na maging united po kami, Lord, sa isang adhikain, Lord, to serve you and also to lift up the people, especially those yung mga bagong umaaten sa mga churches na ito, Lord. Nagabayan niyo po sila, hipuin niyo po ang mga puso nila para makilala rin po nila kayo, Lord. At itong mga leaders na ito, Lord, magkasundo saan mang mga areas na pagpapalakad sa church, O Lord, na huwag magkaroon po ng friction or division, O Lord. Alam po namin, Lord, na kayo lamang po ang pwedeng kumawa nito sa apat na simbahan na ito, Lord. Thank you, Lord. I pray, O Lord, na unity, maging united po kami sa lahat ng oras, O Lord, lalo na sa mga special events na ginagawa po namin, Lord. I also live up to you. Sa MCB, si Star, si Curtis, si Nick, si Charles, si Maynor, the Citizens of the World Charter School, Silver Lake, Pinoy Pastors and Churches, Covenants, New Hope, Faith, Hope, Love, Assembly, and iRadio. Lord, I also live up to you. Yung mga members, yung mga nagko-compose ng MCB na magkaroon po ng unity, na magkasundo-sundo rin po, Lord, whatever na mga decisions na gagawin nila, Lord, huwag po magkawatak-watak at saka isang mission lamang po para po mag-glorify ang pangalan ninyo, Lord. At gayon din itong eskwelahan na ito, Lord, na patuloy niyo pong ingatan ng mga teachers, ang mga students, ang mga parents na naghahatid sa mga batang ito, Lord. I pray na you continue to protect them, O Lord, cover them with your most precious blood. I also pray for Pinoy pastors and churches and Covenants, New Hope, Nas, Faith, Hope, Love, Assembly, iRadio, na magkaroon din po ng unity ang mga ito, Lord. Ang lalo na ang churches namin, Lord, ang New Hope, ang Covenants at ang LA, na magkaroon po kami, maging united po kami, na minsan po, Lord, magkaroon kami ng isang event na magsama-sama kami, magkakilala-kilala at lalo magkaroon ng closer relationship sa bawat isa. Thank you, Lord, and I know, O Lord, that all these prayer requests are being heard by you at sasagutin niyo po ito, Lord. We claim the answered prayer in this, na manggagaling po sa inyo, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Heavenly Father, Lord God, thank you for your presence right now, Lord God. It says in your word, when two or more are gathered, Lord God, you are in their midst, O Lord God. And we thank you, Lord God, sa mga buhay ng mga kasama po namin sa prayer gathering na po ito, Lord God. And salamat po sa advanced answers, Lord God, sa mga panalangin po namin, Lord God. Lord, we pray for healing, Lord God, complete healing, Lord God, for you are our healer, O Lord Jesus. Lord God, says in your word, by your stripes we are healed, and we claim it and we believe it, Lord God, para sa mga tao pong ito. We pray for Lizelle, yung mole on face biopsy. We pray for negative result po sa May 18. Pray for Jazby sa kanyang mental health.
We pray for Tita Vilma, soreness of armpit. We pray na gumaling na po si Tita Vilma, Lord. Pray for Emmanuel Acevedo, may cyst sa lungs and biopsy. Miguel Noel, excuse me, for brain surgery. Patrick Noel, able to walk. Leonila Samson, dementia. Mrs. Krieger, swallowing problem to gain weight. Water sa lungs. And also, para po hindi po siya maging lonely. Diana Santiago, Parkinson's. Tita Fedumok, left eye surgery, Lord, sa May 13. We pray, ngayon pa lang po, pinagpapray na po namin that you would prepare her doctor, Lord God, na maging maayos po ang surgery, Lord God, and wala po maging problema, Lord God. And we pray for Pastor Bert, yung veins po niya, test dono. For kidney, Lord, we just claim healing upon these people in Jesus' mighty name, O Lord God. And Lord, we pray that you would make them testimonies of your goodness, of Lord God, and of your great power, O Lord God. And you would use the, all their lives for your glory, Lord God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Yes, Heavenly Father. Pinagpipray, i-ask po namin sa inyo itong mga tao to for complete healing para, na may mga cancer po, si Alec Castro na nagkikimo ngayon and breast, na si Mr. H, Rochelle lung cancer stage 4, Janet sa kanyang breast, good, walang imposible po sa inyo. Ang lahat ng ito, hindi pa po namin inilalapit sa inyo. Alam po namin na pinagagaling niyo na po sila, God. Mm-hmm. And God, lalo na po sa financial, God, tulungan niyo po sila. Dahil mas marami pa pong gastusin ang kailangan nila, God. And God, palakasin niyo ang loob nila na mas lalo silang kumapit sa inyo na ma-encounter nila kayo, God. Mm-hmm. Na para maging testimony po ng buhay nila, ang kanilang paggaling po. In Jesus' name, and protection and provision for the pregnancy para kay Christina San Buenaventura, mm-hmm. Joanne de Mesa, kay Darren Madrid, God, na palakasin ninyo ang mga katawan ng mga nanay nito na makapag-deliver sila ng maayos and normal delivery, God. And also, God, walang yung mga babies po nila, pakaalagaan po ninyo, God, na hindi sila walang maging mga negative result, God, walang ganun, God, na maging malusog sila hanggang sa ilabas sila ng kanilang mga ina. And God, hindi sila maging sensitive din sa kanilang pagbubuntis, God, at walang COVID, God, in Jesus name. And God, comfort and peace para sa lahat ng mga namatayan, God, Salayo family, Inigo family, Giwa family, Muñoz family, God, i-guide niyo po sila, God, na maging magkaroon po ng peace, yes, ang kanilang pamilya, na maging maayos po, na natanggap po nila na nasa inyo na po ang kanilang mahal sa buhay, God, na patuloy na palakasin ninyo ang kanilang mga na maging magkaroon ng comfort, God. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na muli po na nagkasama-sama po kami upang maipanalangin ang mga bagay at ang mga taong ito, Lord. At maraming salamat po dahil alam po namin na tinugon niyo na po itong lahat ng nasa prayer request po namin, oh Lord. Pinapanalangin po namin si Tita Pepot, si Kuya Cyrus, and si Tep-Tep po, Lord, na looking for a new job, Lord. Alam po namin na ibibigay niyo po sa kanila sa tamang panahon, in God's timing, in God's perfect timing, Lord, yung pinakamagandang employer, Lord, with a good salary, Lord, sa perfect timing niyo, Lord. Pinapanalangin din po namin si PJ na may ila subject na po ngayon. Maraming salamat po dahil last 21 days na po sa Bible College, Lord, and we celebrate this journey, Lord. Maraming salamat po na
naging smooth sailing po yung pag-aaral ni PJ sa Bible College, Lord. Maraming maraming salamat po. Pinapanalangin din po namin si Brother Alvin Plan, ngayon pa lamang po na pupunta po sa Pilipinas, Lord, from June 1 to 28, Lord. Maraming salamat po dahil binigyan niyo po siya ng kapahingahan at maraming salamat din po sa pag-iingat niyo sa kanya. Maging safe and sound po ng ang kanyang Philippine trip from June 1 to 28, Lord. And nawa po ma-enjoy niya po yung pag-uwi niya sa Pilipinas kasama po yung mga relatives niya, Lord. Pinapanalangin din po namin araw-araw yung safety and security ng Wiley. Every Saturday and every Sunday, Lord, habang nandun po kami, Lord, itinataboy po lahat namin ng lahat ng mga gawa ng kaaway, lahat ng masasamang elemento, mga masasamang tao, Lord, na makakapasok po sa Wiley at sa courtyard, Lord, even yung mga masasamang, yung sakuna, Lord, yung mga lindol, Lord, at kung ano-ano pa, Lord, hindi po namin po kiniklaim every Saturday and Sunday, Lord. At pinapanalangin din po namin si Kuya Jarel and si Liana po, Lord. Ganun rin po si Kuya John and si Ate Abby, Lord, na maging smooth po yung paglalakad nila ng papers nila papunta dito, Lord. And provision na rin po, Lord, ang pinapanalangin po namin sa lahat po ng kanilang gagastusin, Lord, sa pagpunta dito sa Amerika, Lord. And your will be done po sa kanilang mga buhay, Lord. Pinapanalangin din po namin si Kuya Shane sa kanyang child custody, Lord. Maraming salamat po dahil nakita po namin siya nung Sunday, nakasama niya po yung anak niya and sobrang saya po nila. Maraming maraming salamat po sa pagkakataong ito, Lord. And alam po namin na answered prayer po ito at maging maayos po lahat ng inaayos niya for his child custody, Lord. Pinapanalangin ko din po yung NCLEX exam ko, Lord. Pinapanalangin ko po na magkaroon po ako ng time, ng quiet time to review dahil po ang target date ko is June, Lord. Ibigay niyo po sa akin, Lord, yung quiet time to review and to go back from the fundamentals hanggang sa matapos po lahat ng nursing journey ko po para po matapos ko yung NCLEX ko, Lord, and makapasa po ako. Pinapanalangin ko din po si yung Raymundo family, Anastasia family, Madrid family, si Jai and si Derek, Lord, na sa kanilang bagong tahanan, Lord. Alam po namin, hindi man ngayon, hindi man bukas, Lord, alam namin na ibibigay niyo po ito sa kanila, Lord. And yung provision din po na magkaroon sila ng new home ay kiniklaim na rin po namin, Lord. Pinapanalangin po namin si Tita LB and si Pastor Bert. Ingatan niyo po sila ngayon nasa Pilipinas, Lord. Lalong-lalo na po na magbobotohan sa Pilipinas, Lord. Kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila, Lord. And ma-enjoy po nila kanilang bakasyon. Pinapanalangin din po namin si Job, Lord, na magkaroon ng focus and direction in life, Lord. And kung may nararamdaman man po siyang depression or anxiety, Lord, tanggalin niyo po ito at i-comfort niyo po siya every day in his life, Lord. And nawa po pinapanalangin namin na sila Pastor Jeff, si Sister Mimi, si Cled, and si Briel ay magkasundo-sundo din po sila every day. Pinapanalangin din po namin si Ate Faith sa kanyang naisin sa kanilang sa kanyang sarili po and sa kanilang pamilya, Lord, sa direction in life, provisions, Lord. And we're claiming it already na tinanggap na po siya ng university na in-applyan niya, Lord. And lahat po ng provision ay ibibigay niyo sa kanya, Lord. And we're praying for all our relatives, family, friends na nasa Pilipinas, Lord. Kayo po nawa mag-ingat sa kanila sa panahong ito, Lord. Ganun rin po kaming narito sa Amerika, Lord. Ingatan niyo po kami, ilayin niyo po kami sa anumang sakuna, sa anumang masasamang loob, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Nakamute po kayo si Sir Darek.
Lord, we give thanks and we rejoice, Lord God, for all the hard work, Lord God, na ibinigay mo, Panginoon. Fun fellowship sa aming mga bawat mga kapatid, Panginoon, sa church, sa mga staff, sa volunteers, oh God, sa pastors that ma-play po, Panginoon, nila yung mga itong mga events, Panginoon, that it will make it a wonderful experience in your name, Jesus. Lord, we are praying for this Mother's Day on Sunday na ikaw po, Panginoon, ang mag-unite po sa bawat isa, magbigay, Panginoon, ng strength na maigawa, Panginoon, ang purpose, Lord God, on Sunday na mapasaya po ang mga ang bawat nanay at mapapasalamatan po namin ikaw, Panginoon, sa binigay mo po, Panginoon, na tong mga nanay, Panginoon, sa bawat pamilya. Lord God, provide all our needs and keep us safe also, Lord God, while we are having this event, Lord God, Mother's Day. Also, Lord God, we are praying for this youth overnight, Lord God, na ikaw po, Lord, ang mag-guide po, Panginoon, sa bawat isa, even sa pagpunta doon sa lugar kung saan sila mag-overnight, Lord God. May the purpose, Lord God, na ikaw lang po, Panginoon, ang ma-worship, Lord God, sa time na yung Panginoon. I pray, Lord God, nga na ikaw Lord ang magbigay po sa kanila ng Holy Spirit, Lord, ang Holy Spirit po mag-work sa kanila na yung pangalan, Panginoon, ang siyang masamba. At yung purpose, Lord God, is to worship your name, Lord God. At ang yung pagsasama, Lord God, ng bawat youth na ito, Lord God, ito ay may mga purpose din, Panginoon. Ikaw po mag-provide sa ng pangailangan nila. Gabayan mo po sila, Panginoon, sa bawat oras, Lord God, even sa kanilang pag-uwi, Lord God, sa kanilang mga tahanan. Lord, we are also praying for the evangelism, the sanitizer, na ikaw po, Lord, ang gumabay po sa kanila, Panginoon. Ikaw po ang na-lift up, Panginoon, sa itong event na, Panginoon, po, Panginoon, yung pagbibigay po ito ng sanitizer. Yes, oh Lord, and also we are praying for this Father's Day celebration, Lord God, and family camp, and even volleyball party, Lord God, that may you grant us all rest and renewal, Lord God, for these coming days, so that we can continue to serve you faithfully and without stopping, oh God. Lord, we ask this through your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for your presence in our midst tonight. We continue, Lord, to make our petitions before you, for we trust in you, and you have promised, dear Lord, that you will hear the cry of the righteous and answer our prayers. Lord God, we lift up to you L and G Nursing Group. God, we thank you, O God, for every provision that you have made for them. You are the God who is the source of everything. And may everybody who is involved in this group, dear Lord, look up to you for help, for growth, for development, for wisdom, O Lord. And may this group grow, Lord God, with everybody who is involved in this, the founders and the workers, the staff and all others, O God,
will recognize that you are the source of success and blessings, O Lord, that others, not only they, but also others, O God, the people in the community, in the city where they are located, Lord God, will be blessed. We thank you also for the aero technique. God, you know their aims, their goals, their projects, oh God, and may everything, oh God, give glory to you. May people be helped. May people be blessed through their hard work. Give them wisdom, we pray, and meet every provision for them and flourish the business they are engaged in. And so with Vitello, in the name of Jesus Christ, our Lord, we thank you, God, for them trusting you for everything. For without God, nothing will prosper. Thank you for the blessings and the favor that you will give them for the glory of God. And we thank you, we praise you, and we ask that let that thy will be done in each of them. We praise you and thank you, Lord. Amen. Amen. Dear Lord, salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin. Salamat, Panginoon, dahil nakita ka sa buhay namin. Patuloy mo kaming pinakikinggan, Panginoon. Nadalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming pagpalain. And I speak of blessings sa aming simbahan, lalo na sa mga tao nandito na nag-i-stand in the gap, Panginoon, at nanalangin para sa kapwa niya at sa lahat ng bagay na nais yung ipanalangin namin. Lord, I speak of blessings. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen, Lord. All right. Thank you, guys. Don't forget this coming Sunday, Mother's Day. Lahat ng nanay, kapag nanay ka, ang gagawin mo lang ay magpaganda. Yan, mag-beauty rest ka. Tapos, mag-makeup-makeup at mag-bihis na maganda. Dahil sa Linggo, special day mo. Bawal kang magbuhat. No? Bawal kang mag-galaw-galaw. Kami ang magsisilbi sa inyo. Kami ang mga lalaki at mga youth. No? Pati mga children ministry ay magsisilbi sa mga nanay. Mula sa mga surprises, nako, uulan ng regalo at sorpresa. At saka, basta, madaming surprise. Meron pa tayong ano. And nag-confirm na si Martin Rivera at saka si Gary Di Kakanta. At, Tornoro honor daw. Ma-invite na rin si Ate Guy. Noro honor daw. Oo. I-honor natin si Noro honor. Oo. Masaya itong linggo na to. Tapos sa pag... sa courtyard, no, uupo ka lang sa special table mo pag sisilbihan ka namin kung nanay ka. At pwede mong utos-utusan yung mga kalalakihan at mga youth. Katapos meron na special photo booth para sa inyo. Merong instant printing. Pwede mo nang maiuwi yung souvenir na yun. Ayan. So may matatanggap kang regalo sa Linggo, kaya huwag kang mawawala. Plus, may voucher ka pa. Yung voucher na yon kailangan a-attend ka uli next Sunday. Dahil mariridim mo yung voucher na yon. Yun, mas matindi yun. So medyo in-increase natin ang budget sa mga nanay para naman maging masaya sila. So happy, ano yan, happy Mother's Day talaga. Okay, exciting. Tapos na yung game plan namin. Alam na ng mga tao ang gagawin. May kanya-kanya na kaming assignment. Execute na lang sa Linggo. Excited na kaming lahat. So kapag may kilala kayong mga nanay, imbitahin niyo sila na dumalo sa atin. O, tapos sa Sabado, meron naman na sa Covinas, yung si Pastor Kainglet, mayroong memorial service na i-host ng Covinas Church. So pag available kayo, sumama kayo at sugurin natin sila, makimerienda tayo sa kanila. Sabi ko, maganda silang merienda. So good tayo. So, yun lang naman yung mga ganap natin. Saka na natin pag-usapan yung youth overnight. At busy-busy na si attorney. Kaka, ano eh,
nakagupit din sa may sala eh. Ako kung anong ginugupit niya, yung parang ano ata yan, problem. Hi, Aye. Hi, Ryzen. Pasa ng mga bata. Hi, Jaja. Jaja, oh. Pastor, mag-gown ba mga nanay? Ano po, ano po? Mag-gown ba mga nanay? Ayun. Yung sinuot niya nung kasal namin, yung tinisusuot niya sa Mother's Day. Oh, tagatapos, pagkatapos ng handaan, magpalit na kayo ng damit kasi kayo si Termini, oh. Kayo ang magliligpit ng ano. Kaya. Oh, tapos na kasi Mother's Day pagkatapos ng kainan. Hindi, ano yan, naka-set na yan. Meron din tayong barbecue. Yan, ako, sarap. At ano ah, puro pork ang handa ah. Meron tayong sasabutan. Tawa ng tawa si Anna, si Jasmine. Request si Jasmine niya, puro pork daw sa linggo. Request ng mga piging, puro pork sa linggo. Kaya. At saka rice and pork lang. Kaya. Alright. Picture tayo. Kaya. Where's Maraya? Anaya. Where's Anaya? Ayan. Naglabasa ng mga bata. Nahanap pa si Nahanap pa niya yung tropa niya, si Anaya. Number can see. Oh, look. Where's Rizel? Where's Rizel? Where's Rizel daw? Ayun. Nagsama yung dalawa po. Ayan. Oh, sige. Hi. Tita Amy, Tita Amy. Baka kumuha na ako si Tita Amy. Ate Briello. Picture. Okay. 1, 2, 3, smile. There you go. Okay, God bless you guys. Good night. Good night. Bye-bye. 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 Bye, Ryzen. Bye, Jared. Bye, Naya. Bye, Naya. Bye, Bye, Naya. Bye, Naya. Okay, bye. Bye. Ba, lahat mag-exit. Ay, Jaja, oh. Kita pa. Jaja, oh.